Isang secret signal ang ipinadala sa thousands of pagers na ginagamit ng Hezbollah na isang Lebanese militant group. Ang signal na ito ay naka-encrypt, na ibig sabihin ito ay specially coded para mabasa lamang ito ng mga specific device. Ang message ay na-design na required na dapat ay hawak ng tatanggap ang pager gamit ang parehong kamay. Sa pamamagitan nito, ito ay nag-increase ng possibility na magdulot ng serious injuries sa taong humahawak ng device. Ayon sa mga source, ang signal na ito ang nag-set off ng explosion ng mga pagers. Ang explosion ay naganap noong September 17 at 18 na allegedly part ng isang Israeli operation. Bukod sa mga pagers, ang mga walkie-talkie na ginamit ng Hezbollah ay naging target din. Ang mga explosion na ito ay nag-mark ng simula ng series of Israeli airstrikes na malaki ang impact sa Hezbollah. Ang mga strike ay nagresulta sa significant losses para sa grupo, kasama na ang report ng pagkamatay ng kanilang leader na si Hassan Nasrallah. Ang mga official mula sa Israel, United States at mga bansa sa Middle East na halos nasa 3,000 members ng Hezbollah ang namatay o na-injured dahil sa explosion ng mga pager. Ang exact number ng mga civilian casualties ay hindi pa sigurado ayon sa report ng The Washington Post. Ang report ng Post na kung saan ay nag-refer sa information na mula sa anonymous sa Israeli, Arab at American security officials at mga Lebanese sources na malapit sa Hezbollah na ang mga pagers ay ginawa sa Israel. Ang operasyon ay pinaniniwalaan na naplano ng intelligence agency ng Israel na Mossad. Noong September 12, ang Mossad official ay nagdemonstrate ng special capabilities sa mga elected officials sa Israel. Matapos ito, ang operasyon ay na-approve ng Prime Minister Benjamin Netanyahu cabinet. At matapos ang approval, thousands of Hezbollah operatives ang nakatanggap ng message. Ang message na ito ay nag-inform sa kanila na sila ay nakatanggap ng isang encrypted communication. Ngunit upang mabasa ito ay kailangan nilang pindutin ang two buttons. Sa pamamagitan ng pag-design ng message, sa ganitong paraan ay napilitan ang mga users na gamitin ang dalawang kamay upang makipag-interact gamit ang pager. Nang mag-explode ang mga device, ay nasugatan ang parehong kamay ng user na nagresulta sa mga operatives na unable na lumaban o ma-defend ang kanilang sarili. Ito ay ginawa upang ang eksplosyon ay mangyari habang ang parehong kamay ay maaring masugatan na magiging dahilan para hindi makapagpatuloy ang mga members ng Hezbollah sa kanilang mga operasyon. Ito ay isang deliberate method upang hindi makagalaw ang mga member ng Hezbollah. Ang report ay nag-disclose rin na ang 100 ng mga walkie-talkies na ginamit ng Hezbollah ay nilagyan ng mga booby-trapped. Ang mga device na ito ay na-detonate din matapos ang explosion ng pager. Nakakapagtaka dahil ang mga walkie-talkies na ito ay ginamit na mula pa noong 2015 na nag-allow sa Israel na makinig sa mga communication ng Hezbollah sa loob ng maraming taon. Ang mga device ay nag-serve bilang secret window sa mga activities ng terrorist group hanggang ito ay naging actual weapon sa operasyon na ito. Ang Hezbollah ang naunang mag-purchase ng mga pagers bilang paraan upang maiwasan ang surveillance ng Israel sa kanilang communication. Earlier this year, ang group ay nag-decide na bumili ng AR-924 pagers na may larger batteries na mula sa kilalang Taiwanese brand na Apollo. Ang contact na nag-facilitate ng sales ay isang babae na pinagkakatiwalaan ng Hezbollah dahil dati siyang nagtrabaho bilang isang Middle East sales agent para sa Apollo. Bagamat hindi pa na-disclose ang kanyang pangalan, na-reveal na nag-set up siya ng kanyang sariling company upang magbenta ng mga pagers sa ilalim ng brand ng Apollo na kailangan ng Hezbollah. Ang previous media reports ay na-identified ang isang babae na nagngangalang Christiana Barsoni Arcidiacono na CEO ng isang company sa Budapest. Ayon sa Taiwanese company na may hawak ng trademark para sa mga pagers, siya ang responsible sa pagbabantay sa production ng mga devices na ito. Isa sa mga key selling points ng mga pagers ay ang kanilang waterproof design kasama ang large battery
na nag-allow sa mga devices na mag-function ng ilang buwan na hindi kailangang i-recharge. Ang Hezbollah ay bumili ng halos nasa 5,000 na mga pager at ang manufacturing process ay outsourced. However, hindi alam ng Hezbollah, pati na rin ng Apollo at ng saleswoman, na ang pag-assembly ng mga pager ay nangyari sa Israel. Sa panahong ito, a small amount ng mga explosive ay palihim na idinagdag sa bawat battery ng pager. Ang crucial detail na ito ay itinago sa lahat ng involved sa sales at distribution. Noong February ay ipinamahagi na ang mga pager sa mid-level fighters at support personnel ng Hezbollah. Ang mga explosive na nasa loob ng mga pager at walkie-talkies ay cleverly concealed na kahit ang pag-dismantle ng devices o paggamit ng X-ray ay hindi makikita ang panganib na dala nito. Ito ay nag-allow sa mga Hezbollah member na i-accept at gamitin ang mga Israeli-made at assembled devices na iniisip nilang ligtas. Ang Israeli official ay nag-note na naniniwala sila na ilan sa mga devices ay na-examine ng Hezbollah, ngunit pumasa sa mga tests without detection. Ang plano sa likod ng mga pagers na ito ay become known sa mga senior official ng Israel noong September 12 sa isang meeting na pinangunahan ni Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kasama sa meeting ang mga top security adviser at ang focus nito ay kung paano haharapin ang Hezbollah. Sa meeting na ito, ay na-reveal ang secret tungkol sa mga pagers na may laman na explosive sa Israel cabinet. Ang US official ay nagsabi na ang Washington ay hindi na-inform tungkol sa pagkakaroon ng mga explosive pager o ang mga discussion na nauugnay sa kanilang paggamit. Kasabay ng pagpaplano ng pager operation, ang mga Israeli official ay naisip na matarget din ang leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah. Kahit na sinisikap ni Nasrallah na makip ang kaniyang low profile, ang Israel ay nag-report na alam ang kaniyang whereabouts sa loob ng nakalipas na ilang taon at pinag-usapan kung paano gagamitin ang impormasyon na ito. Ang pagpatay kay Hassan Nasrallah, ang leader ng Hezbollah, ay inaasahan na mag-trigger ng isang full-scale war sa pagitan ng Hezbollah at Israel at maaari na maging involved rin ang Iran. Ang mga risk ay mataas at marami ang naniniwala na ang ganitong actions ay maaaring magdulot ng isang major conflict sa region. Sa parehong panahon, ang United States ay nagtatrabaho upang makipag-negotiate ng ceasefire sa Lebanon na tutugma rin sa mga demand ng Israel sa Hezbollah na mag-withdraw ang kanilang mga fighters na nasa mga areas na malapit sa borders ng Israel. Sa kabila ng mga efforts ng US, ay tumanggi si Nasrallah na sumang-ayon sa mga terms na ito. Samantalang ang Israel ay sumusuporta sa plano ng US, si Nasrallah ay nag-insist na ang anumang pause sa labanan ay mangyayari lamang kung may ceasefire deal din sa Gaza. Ang hindi pagkakaunawaan na ito ay nag-iwan sa mga negotiation sa standstill. At noong September 17, ang Israel ay nag-execute ng different plan. Isang signal ang ipinadala sa 1,000 pagers na ginagamit ng mga Hezbollah operatives. Sa sandaling marating ng signal ang mga devices, isang message ang nag-appeared sa mga screen in Arabic. Ang message ay simply said na nakatanggap ka ng isang encrypted message. At upang mabasa ito, ang user ay kailangan pindutin ang dalawang buttons ng pager. Nang pindutin ng mga member ng Hezbollah ang buttons, ang mga pagers ay nag-explode sa kanilang mga kamay. Ang blast ay naganap agad at ilang segundo pa lang ang iba pang mga pagers ay sumabog din kahit hindi pindutin ng mga users ang buttons. Ito ay coordinated at devastating blow sa Hezbollah. Kinabukasan naman ay 100 walkie-talkie na ginamit ng mga member ng Hezbollah ay nag-explode na nag-cause ng mas maraming deaths at injuries. Samantalang, ang Israel Defense Forces o IDF ay patuloy na nag-continue ng intense efforts upang pahinain ang Hezbollah sa Lebanon na nakafocus sa pagtanggal ng mga key target tulad ng mga command center, weapon stockpile, mga tunnel at iba pa. Mula nang simulan ang mga ground operation, ang IDF ay na-estimate na halos nasa 440 ang namatay na Hezbollah fighters.
Sa isang statement, ang IDF Chief of Staff, Lieutenant General Herzi Halevi, ay nag-emphasize ng importance ng pag-maintain ng pressure sa Hezbollah. Sinabi niya na ang Israel ay dapat na panatilihin ang efforts na mag-create ng significant at long-lasting damage sa kanilang enemy na hindi mag-offer ng any opportunity para sa group na mag-regroup or recover. Isa sa IDF most recent strikes ay naganap overnight. Na-target ang group ng operatives ng Hezbollah na nagtatago sa isang command center. Ang command center na ito ay matatagpuan sa loob ng isang mosque sa southern Lebanese town ng Bint Jebel sa loob ng compound ng Martyr Salah Gandour Hospital. Ayon sa IDF, ang mga operatives na ito ay ginagamit ang mga location na ito upang magplano at mag-execute ng mga attack laban sa mga Israeli soldiers at state ng Israel. Sinabi ng IDF na ang drone strike ay highly accurate at na-carried out based sa solid intelligence. Bago ang strike, ang IDF ay nag-take ng precaution upang ma-minimize ang harm sa mga civilian. Nagpadala sila ng mga text message sa mga resident ng mga nearby village at nakipag-ugnayan sa mga local official na nag-demand na itigil agad ang anumang terrorist activities na nagaganap sa hospital. Sa kabila ng mga efforts na ito, ang mga conflict ay patuloy na nagdudulot ng impact sa mga civilian. Sa hiwalay na pangyayari, isang Hezbollah rocket ang tumama sa northern Arab village ng Deir al-Assad na nagdulot ng light injury sa 3 tao. Ang mga injured ay dinala sa Galilee Medical Center sa Nahariya para sa treatment ayon sa pulis at mga medical personnel sa area. Earlier, ay 2 rocket ang na-launch mula sa Lebanon na target ang Haifa Bay area. Ayon sa Israel Defense Forces, ang isa sa mga rocket ay na-intercept ng Israel Defense System, samantalang ang 2 rocket ay bumagsak sa isang open area. Mabuti na lamang at walang reports ng mga injuries o significant damage na mula sa attack na ito. Ang IDF ay na-report na kanilang na-shot down ang isang suspected drone na na-launch ng Lebanon. Ang drone ay na-intercept sa northern community ng Adamit, kung saan pinatunog ang mga sirens upang mag-alert sa mga resident ng potential threat. Noong umaga, ay isang sunod-sunod na 5 rocket ang na-launch mula sa Lebanon patungo sa northern Israel. Pinatunog ang mga sirens sa multiple towns sa Jezreel Valley at Wadi Ara region, kasama na ang Nazareth, na nag-warning sa mga resident ng mga incoming attack. Sinabi ng IDF na ilan sa mga rocket ay matagumpay na na-intercept ng Israel Air Defense System habang ang natitirang mga rocket ay bumagsak sa mga open area. Mabuti na lang at walang injuries ang na-report sa sunod-sunod na rocket fire. Samantalang, ang mga Israeli ground troops kasama ang mga member ng Elite Commando Brigade ng IDF at Specialized Yahalom Unit ay nag-carried out ng mga operation upang ma-demolish ang several tunnel shaft ng Hezbollah sa southern Lebanon. Ang mga tunnel ay na-report na ginamit ng mga operatives ng Hezbollah upang mag-approach sa Israel border nang hindi nahahalata na nagdudulot ng significant security threat. During an evening press conference, ang IDF spokesperson na si Admiral Daniel Hagari ay nag-reveal ng significant details tungkol sa ongoing military operations laban sa Hezbollah sa southern Lebanon. Ipinakita niya ang isang video ng isang 250-meter-long tunnel na natuklasan ng mga Israeli troops na matatagpuan sa halos 300 meter mula sa border ng Israel. Ayon kay Hagari, ang tunnel ay part ng plano ng Hezbollah na mag-carried out ng potential attack sa mga community sa Galilee region sa northern Israel. Ang mga tunnel na ito ay plano na gamitin ng mga Hezbollah terrorist para sa pag-attack sa aming mga tao, paliwanag ni Hagari. Kahapon ay matagumpay naming nasira ang mga tunnel. Bukod sa tunnel, ang Israeli ay na-discover din ang mga nakatagong underground weapon storage areas, observation post, at mga rocket launch site na nakatago sa loob ng village sa southern Lebanon. Ang IDF ay na-report na ang mga operation na ito ay highly effective
na kung saan ang mga airstrike na pinamamahalaan ng mga Israeli commandos ay nagresulta sa pagkamatay ng maraming member ng Hezbollah operatives. Sa isang separate na update, ang IDF ay nag-release ng mga footage na nagpapakita ng mga weapons na nakuha ng mga troops mula sa Golani Brigade na aktibong nag-ooperate sa southern Lebanon sa ilalim ng command ng 36th Division. Ang kanilang misyon ay ma-clear out ang mga infrastructure ng Hezbollah at ma-locate ang mga hidden weapons sa mga village. Sinabi ng IDF na natagpuan ng brigade ang multiple weapon cache, mga tunnel shaft, at na-encounter ang mga member ng Hezbollah sa kanilang mga operation. Ilang member ng Hezbollah ang napatay sa process at ang mga weapons na kanilang natagpuan ay kanilang sinira. Ang nagpahirap palalo sa situation ay ang katotohanan na ang ilang mga weapon caches ay nakatago sa loob ng mga bahay ng civilian, ayon sa IDF. Ang tactics na ito ng Hezbollah ay nagpahirap na ma-distinguish ang mga civilian at military target, ngunit binigyang diin ng IDF na ang kanilang mga operation ay nakafocus sa pag-eliminate ng threat na dala ng Hezbollah. Samantalang, ang Hezbollah ay nagsabi na patuloy silang mag-engage sa aktibong pakikipaglaban sa Israeli forces sa mga borders. At na-claim nila na na-force nila ang mga Israeli soldiers na mag-retreat, bagamat hindi pa ito na-confirm ng IDF. Ang Hezbollah ay nag-release ng isang statement na nag-claim na ang Israeli soldiers ay muling nag-attempt na mag-advance patungo sa village ng Odaise na malapit sa municipality. Ayon sa Hezbollah, ang mga fighters na humarap sa mga Israeli troops ay nag-lead sa ongoing clashes sa area. Bukod pa dito, ay sinabi ng grupo na sila ay nag-launch ng mga rocket attack laban sa mga Israeli forces sa Yarun region at sa dalawang iba pang location na malapit sa border. Sa kabila ng mga claims na ito, ay walang reports na may Israeli soldiers ang nasugatan. Ang Israel Defense Forces ay nagbigay ng kanilang own update na nag-report na kanilang napatay ang halos nasa 440 na mga members ng Hezbollah sa kanilang mga ground operations sa southern Lebanon. Kasama sa mga namatay ay ang mga 30 field commander na in charge sa various regional unit at mga village sa area. At ayon sa IDF, ang mga commander na ito ay napatay sa pamamagitan ng mga combination airstrike at direct combat sa mga Israeli troops. Sa isang press conference, ang IDF spokesman Admiral Daniel Hagari ay nag-explain na ang mga Israeli forces ay successfully push ang mga member ng Hezbollah patungong northward. Binanggit niya na ilan sa mga Hezbollah operatives ay tumakas, samantalang ang iba naman ay natalo sa mga intense close quarters battles laban sa mga Israeli troops. Binigyang diin ni Hagari na ang mga operasyon ng Israel ay aim na pahinain ang Hezbollah at ma-secure ang security sa northern border. Ang IDF ay na-describe ang kanilang mga military actions sa southern Lebanon bilang limited, localized, at targeted raids. Ang mga raids na ito ay partikular na na-design upang sirain ang infrastructure ng Hezbollah na malapit sa border, lalo na sa mga village na malapit sa Israel. Ang goal ay ma-clear out ang presence ng Hezbollah sa mga area na ito upang ang mga residents sa northern Israel ay maaaring bumalik ng ligtas sa kanilang mga tahanan. Ayon sa Israel, ang Hezbollah ay nagpaplano ng isang major attack sa mga community ng Israel sa north na similar sa mga attack noong October. Ang Israel Defense Forces ay nag-state na ang mga operation sa southern Lebanon ay maaaring mag-expand kung kinakailangan, ngunit aim pa rin nilang matapos ang mga efforts na ito ng mas mabilis, ideally ay sa loob ng ilang linggo. Ang ongoing na military action ay nakafocus sa pagpapahina sa mga infrastructure ng Hezbollah at sa pagpigil sa kanilang ability na mag-smuggle ng weapons at mag-operate malapit sa border ng Israel. At bilang bahagi ng kanilang mga efforts upang ma-block ang supply ng weapons ng Hezbollah, ang IDF ay recently na-intercept ang isang Iranian aircraft na pinaniniwala ang nagdadala ng mga weapons para sa terrorist group. Ang plane,
na isang Quezon Fars Air flight ay isang route na mula sa Tehran at pinaghihinalaang patungo sa Lebanon o Syria. Gayunpaman, matapos ang mga warning na mula sa IDF, ang aircraft ay nag-U-turn habang lumilipad sa Iraqi airspace at bumalik sa Iran. Pinaghihinalaan na ang flight ay may dalang mga weapons na para sa Hezbollah. Ang IDF ay nag-emphasize na ang kanilang military blockade sa arms transfer sa Lebanon ay mananatili sa area sa foreseeable future. Ang blockade na ito ay aim na pigilan ang Iran na maghatid ng mga weapons sa Hezbollah. Bilang bahagi ng efforts na ito, ang IDF ay nag-target at nag-destroy ng ilang military crossings sa pagitan ng Lebanon at Syria, kasama na ang isang major tunnel na ginagamit para sa smuggling. Sa ilang mga case na ito, kahit ang mga civilian crossings ay na-attack din kung pinaghihinalaan na ginagamit ito ng Hezbollah para sa pag-smuggle ng mga weapons. Bukod dito, ang IDF ay nag-issue ng clear warning na maaaring mangyari upang ma-prevent ang anumang attempt ng Iran na ipadala ang mga weapons sa Hezbollah sa pamamagitan ng Beirut Civilian Airport. Ito ay bahagi ng mas broader strategy upang ma-block ang lahat ng posibleng route na maaaring gamitin ng Iran upang padalhan ng weapons ang Hezbollah. Recently, ang Israel Defense Forces o IDF ay nag-target ng ilan sa mga warehouse sa Syria na pinaniniwala ang nag-iimbak ng mga weapons ng Iran na para sa Hezbollah. Ang mga strike na ito ay bahagi ng patuloy na efforts upang pigilan ang Hezbollah na makakuha ng mga weapons at upang pigilan ang further escalation ng conflict. At the same time, may mga report na ang Hezbollah successor ng former leader na si Hassan Nasrallah ay out of contact mula pa noong Friday. Ito ay kasunod ng isang Israeli airstrike na marami ang naniniwala na siya ang target. Ang Lebanese security source noong Saturday ay hindi pa rin nakukontakt ang potential new leader mula nang naganap ang airstrike. Ang situation ay nanatiling tense habang ang parehong panig ay patuloy sa kanilang mga military action. Sa ongoing campaign laban sa Hezbollah, ang Iran-backed terrorist group sa Lebanon, ang Israel ay nag-launch ng isang significant airstrike sa southern suburb ng Beirut noong Thursday ng gabi. Ayon sa mga Israeli official na nakitang naka-quote sa Axios, ang strike ay target si Hashem Safedin, isang high-ranking leader ng Hezbollah na pinaniniwala ang nagtatago sa isang underground bunker. Ang report ay nagsuggest na ang mga Israeli security official ay mas naging confident na si Safedin ay namatay sa attack. Gayunpaman, noong Friday, sinabi ng Israel Defense Forces na sila ay patuloy pa rin sa process ng pag-evaluate ng mga resulta ng mga airstrikes noong Thursday ng gabi, na particular na ang target ay ang intelligence headquarters ng Hezbollah. Ang Israel ay patuloy na pinalalakas ang kanilang mga efforts upang pahinain ang leadership ng Hezbollah. Ito ay kasunod ng pagpatay kay Hassan Nasrallah, ang leader ng Hezbollah, noong September 28, sa gitna ng series ng mga attack ng Israel na nagdulot ng malaking damage sa terrorist group top command structure. Bukod sa mga action nito laban sa Hezbollah, ang IDF at ang Shin Bet Security Agency ay nag-announce ng isang joint statement noong Saturday na 2 Hamas commander ang napatay sa isang Israeli airstrike sa Lebanon. Ang unang strike na ito ay naganap overnight sa Bedawi Palestinian Refugee Camp na matatagpuan malapit sa northern Lebanese city ng Tripoli. Ang strike ay pumatay kay Saeed Atalla Ali, na na-identified ng mga Israeli official bilang responsible sa pag-organize ng mga terror attack laban sa Israel at pag-recruit ng mga bagong member para sa Hamas sa Lebanon. Ang Hamas ay na-confirm ang kanyang pagkamatay at na-refer siya bilang isang field commander. Ang second strike na naganap sa Bekaa Valley na nag-target at pumatay kay Mohammed Hussein Alawis na isang senior leader ng Hamas. Si Alawis ay may key role bilang executive authority ng Hamas sa Lebanon na nagbabantay sa mga terror operations sa West Bank.